Welcome back, mga kaibigan. Ang topic natin ngayon ay pagkuklong. Magkuklong tayo ng mga hard disk. Meron akong ready dito na idedemo sa inyo. Kung mapapansin nyo, yung desktop natin, kuklonin natin yan. Ito yan ha. Ito yung tumatakbo na yan. Ito yan. Yung kulay green na 1TB na Western Digital. Ito, Itachi. Ito yung kokopya. Ito yung source ng kokopyahin. Ito yung kokopyahin. Ito yung kokopya. Source, target. Ito yan ha. Itong C tsaka D, ito yung Western Digital. Nakapartition sa dalawa, local C, local D. Itong E, F, G, itong System Reserve, local disk F, new volume G, ayan yung Itachi. Gusto ko kasi kung ano yung kung anong nakalagay sa local C tsaka new volume D dun sa Western Digital, gusto ko maging ganun din yung 1TB na Itachi. Kumbaga, co-cloning ko tong ano na to, setup na to. Kasi parang pinaka-backup ko yan. Ang kagandahan sa pagkuklone nang eh, halimbawa, natapos na yung pagkuklone, itong hard disk na to, halimbawa, ito yung hard disk nito, ito yung bagong kopya, sasalpa ko lang to sa isang motherboard na kamukha niya. Okay na kagad yun. Ibig sabihin, less effort kapag naka-clone. Hindi ka na mag-i-install ng Windows operating system, hindi ka na mag-i-install ng mga application, hindi ka na magda-download ng mga games, naka-ready na kagad. Sasalpak mo na lang. Ganun ka ano, kahalagang matutunan ng pagko-clone sa mga gustong maka tipid ng trabaho, eh maganda kung pag-aralan nyo yung pagko-clone. Maraming mga paraan ng pagko-clone. Itong isang ipapakita ko sa inyo, ito ang paraan ko sa pagko-clone. Dati kasi ang gamit kong application software, ano eh, Macrium Reflect, tapos gumamit ako ng Acronis. Maraming lang ako nagamit na pang-clone, pero ito ngayon ang ginagamit ko dahil nagandaan ako dito sa ano na to eh, sa pang-clone na to eh. Nandun siya sa loob ng Hi-Ren Boot CD. Hi-Ren na yung utility software na ginagamit ko. Okay, simulan natin. Andito yung Hi-Ren. Ito. Yan. Tapos, ito na. HD clone. HD clone. Yan ang gagamitin natin. Okay. Pupuksan mo na. Yan. Ito ang interface niya. HD clone 5. Nagandaan ako dito kasi ito, dito tayo sa menu na to. Drive ang clone natin. Ibig sabihin, yung isang buong drive ang kukopyahin natin. Kung ano tong laman nito, yun din ang magiging laman nito. Magiging parehong-pareho sila. Ayan. Check natin to para makita natin mga letter. Kung mapapansin nyo, yung number 1, Itachi. Ayan yung tatlo, yung EFG. Itong isa yung WD, Western Digital, yung C tsaka new volume. Ito ang source natin kasi source drive ang kailangan natin ngayon eh. Nasa copy mode pa lang tayo, ha? Drive cloning, pipili tayo ng source. Ito yung co-cloning natin eh. Ito kasi pag ito nagamit nating source, mali kasi ito nga yung co-cloning eh. Ito yung tumatakbo, yung operating system na yan, yan yung kukopyahin natin dito sa Itachi. Kaya ito ang kukunin natin, source. Ayan. Tapos next mo lang. Tapos, ayun na, di ba meron na tayong source.
target naman, ang target natin itong Hitachi. Yan ang kokopya eh. Ito yung kokopya yun, yung Western Digital. Okay. Kahit show ano natin yan. Ito. Tapos next. Okay, meron na tayong copy mode drive cloning. Source, Western Digital. Target, Hitachi. Option naman. Kung ano yung mga nakacheck na yan, fast copy, safe rescue, hot copy, live image, kung ano yung mga nakacheck na yan, okay na yan, wala na tayong babaguhin dyan. Next na lang natin gagad. Yan. Tapos, continue lang kagad. Ang kagandahan kasi dito, kaya nagustuhan ko to, nag-a-adjust siya mag-isa. Halimbawa, hindi magkapareho yung hard disk na gagamitin natin. Isang 1TB, isang 500GB. Yung 1TB, ang kokopyahin natin. Sa iba, hindi pwede yun eh. Sa ibang pang-clone, yung 1TB, kokopyahin ng 500GB. Mali eh, kasi maliit tong kokopya. Ang laki kokopyahin niya, 1TB. Pero kung walang 1TB yung laman nito, yung laman lang ang kokopyahin, i-adjust niya kusa. Kung 500GB ang kokopyahin, 1TB kokopya, i-adjust niyang kusa yun. Nag-a-adjust mag-isa to, kaya maganda tong HD Clone 5 na to eh. O, continue lang natin yan. Continue. Tapos yun, automatic adjustment. Nakapili na yan. Yan. Pwede kayong pumili ng keep original size, pre-adjustment. Pero ito, automatic adjustment. Tapos, continue lang. Yan. Tapos, check mo to. Shutdown this computer automatically. Pag natapos yung pagko-clone, magsha-shutdown kusa yung computer. Ibig sabihin, pag nag-shutdown na yung computer, tapos na yung pagko-cloning. Okay, start na natin. Start copying. Source and target. Tentayin lang natin. Preparing copy process. One moment please. Ayun na. Nag-ano na siya. Nag-prepare na yan. Current sector, maandar. Pagka may read error tsaka write error, ibig sabihin may tama yung hard disk na ginamit natin. Yung Hitachi. Pero dahil wala namang lumalabas na read error tsaka write error, okay yung hard disk na pangkokopya natin. Kasi ang kinokopya natin yung Western Digital eh. Dahil lang natin matapos yan. Ngayon, pag nag-shutdown yan, tapos na yung pagkoklone. Yan ang isa sa paraan ng pagkokloning. At yan ang ginagamit ko kapag nagkoklone ako. Meron pa akong isang ginagamit. Maganda naman din itong isang to. Lahat kasi maganda eh. Nasa sa inyo kung anong pipiliin nyo. Pero ako pareho eh. Ito libre kasi da-download mo lang yan. Pagka may Hiren ka, may na-download ka ng Hiren, pwede ka na mag-clone. Kailangan nga lang may computer ka at sasalpak mo yung hard disk na ipangkokopya mo. Ito kasi device. Bibili ka ng device na pang-clone. Napakaganda nito kasi less effort din to. At ang kagandahan nito, hindi mo kailangan ng computer. May offline cloning features to. Ayan ang gagamitin natin. Orico Dual Bay 2.5 and 3.5 inch hard drive docking station. Okay. Habang hinihintay natin yan, magko-clone tayo ng isa pa. Kaya bumili ko nito kasi malaking bagay ito para sa akin dahil kahit wala akong gamit na computer, pwede ko mag-backup ng mga hard disk, pwede ko mag-clone. Ang laman ng box niya.
12 volts na 3.0 ampere. Pwede rin nga, pwede rin niya ikabit sa computer. Pwede rin ito ikabit sa computer. Sa likod niya, tapos sa likod ng computer USB. Ito ang interface niya. Pagka sa computer mo gagamitin, lilipat mo lang to PC. Tapos, saksak ang power. Saksak, i-plug sa ano to. At i-power. Pero dahil hindi tayo gagamit ng computer, sa clone lang tayo. Hindi tayo kukonek sa computer. Hindi natin kailangan ng USB. Okay. Ito naman ang interface. Pagka, ang kagandahan dito, pwede kang mag-clone ng magkaiba. Halimbawa, 2.5 SSD o kaya pang laptop. Lalagay mo lang yan. Tsaka ito. Yan. Magko-clone na yan. Ito yung kokopyahin. Ito yung kokopya. Pero, may mga ano to ha. May mga advantage at disadvantage. Ito ang advantage nito, libre. Na-download mo lang, gagamit ka nga lang ng computer. Ang advantage nito, itong Orico, hindi ka nagagamit ng computer. Yun nga lang, bibili ka ng device, ng gadget. Papakita ko sa inyo kung paano naman gamitin to. Ito yung source, di ba? Ito yung kokopyahin natin. May namang operating system to, ganito rin yan. Kung ano yung laman yan, halimbawa, yun ang ilalagay natin, yun ang kokopyahin natin. Titingnan nyo lang yung ano. Yung interface niya, isata interface niya, tatapat nyo lang. Ganon. Huwag nyo i-didiin ang gusto dahil ba nadadamage yung interface. Yung pinaka-port. Eto naman, yung pang-kokopya. Kokopyahin natin to. Okay. Ano kasi ito eh? Tawag nyo ito? Ah, slim type. Slim type na ano yan eh, na Seagate. Kaya, umuuga-uga siya. Pwede nyo yung kalsuhan ng karton. Pero ako hindi ko na kinakalsuhan. Okay na yan. Ganyan lang. Hindi naka-ready na siya, di ba? Pag naka-ready na, sasaksak nyo na ito. Saksak sa outlet. Yan. Pag nasaksak nyo na, naka-ready na, pipindutin lang natin yung power button sa likod. Yung pinakita ko sa inyo kanina. Ito, pipindutin lang natin yan. Yan. Mapapansin nyo, umilaw yung dalawa, yung... Yan, tapos tumunog. Tumunog ng dalawa, nag-beep ng dalawa, ibig sabihin, ready na siya. Ito yung ilaw ng source, ito yung ilaw ng target. Dahil ready na, nasa yung indicate yung ano natin, yung switch natin, nasa clone, kasi hindi tayo nakakabit sa PC. Ayan, nakakulog. Ipindutin natin tong start ngayon. Tong start. Yan yung start. Ipindutin ko na tong start. Tumunog na, di ba? Pagmasdan nyo, nagpiplik yung, ano, nagpiplicker yung LED. Ibig sabihin niyan, nagpa-process na yan. Nagsisimula na yung mag-analyze, analyzing hard disk. Ngayon, 25%, 50%, 75%, 100%. Yung mga ilaw na gumaganyan na yan, na nag-pipiker, umi-steady yan. Pag umi-steady na yung 25%, ibig sabihin, nakaka-25% na yung pagko-clone niya.
ihinto yun na yung ilaw na yun. Bali, tatlo na lang yung magpiplicker na ilaw. Sa ngayon, apat yung nagpiplicker. 25%, 50%, 75%, 100%. Unang ihinto itong ilaw na to, yung 25%. Tapos, ihinto na rin yan. Yung 50, ihinto na rin itong 75, at ihinto yung 100%. Pag naka-steady na yung mga ilaw niyan, ibig sabihin, tapos na siyang mag-clone, tapos na siyang magtrabaho. At bukod doon, tutunog uli yan. Magbi-beep, ano yan, magwa-warning beep yan na tatlong beep ata. Beep, beep, beep. Kasi sa simula, ano, dalawang beep eh. Pag kapower mo pa lang eh. Kapag in-start mo na, yan na, magpa-progress na siya. Ano na yan, nagpa-process na yan. Ngayon, pag umilaw tong mga nasa gilid, ito, pag kalimbawa, nag-blink-blink to, ito ang nag-blink ng nag-blink, ibig sabihin, may tama yung ano, may tama yung hard disk na pinangkokopya natin. O kaya, hindi niya makopya yung hard drive. Error yon. Kapag ito naman kabila, error din yun. Ang disadvantage nito, hindi nito kaya kumopya ng tulad nito. Kasi ito, kahit ano eh, kahit malaki yung, halimbawa, 1 terabyte, tapos 500 gig ang pangkokopya, nag-auto-adjust to. Ito hindi. Halimbawa, 1 tera yung kokopyahin mo, tapos 500 gig lang yung hard disk na pangkokopya mo. Hindi pwede eh. Kailangan, 1 tera kokopyahin mo, 1 tera din, o kaya, 1 terabyte ang kokopyahin mo, mas mataas ang pangkokopya mo, 2 terabyte, o kaya 500 gig naman yung, o kaya 500 gig nga yung kokopyahin mo, ang ipangkokopya mo, 1 terabyte, yun ang pwede sa kanya. Pero, pag 1 tera, tapos mas maliit yung ipangkokopya mo, hindi pwede. Kailangan, mas malaki ang ipangkokopya. Hindi katulad nitong ginagamitan ng computer, itong HD clone. Kahit maliit lang ipangkopya mo, nag-auto-adjust siya. Yun ang mga advantage at disadvantage nitong mga pang-clone na to. Nasa inyo na yun kung anong type nyong gamitin. Pero katulad nyo na sinabi ko sa inyo, pareho ko silang gusto. Kaya na bumili pa ako nito para ano kasi ito eh, stand alone siya. Katulad niya, nagko-clone na ako, nagka-copy ako ng walang computer na gamit. Yun nga lang, mas matagal mag-ano to, mag-kopya. Kapag 500 gig ang kokopyahin mo, 500 to 500 gig, ang tinatagal nito sa pagkopya, 2 hours. Pinakamabilis niyang kumopya, 2 hours, 500 gig yun ha. 500 gig ang kokopyahin mo. Kasi ang paraan ng pagkopya nito, hindi ano eh. Hindi file to file, disk to disk ang paraan ng pagkopya nitong ano, disk to disk itong Orico, itong hard disk ano, ano ba tawag nito? Docking station, ang hard disk docking station. Hindi katulad nitong Hi-Rem, nitong SD clone. Maraming paraan ng pag-ano yan, ng pagkopya. Pwedeng partition, pwedeng hard disk to hard disk, pwedeng, kita nyo kanina, di ba, may mga minung pagpipilian na original size, auto-adjustment, o kaya, ikaw mismo mag-a-adjust. Pwede yun eh, man-manualin mo, ma-manual adjust mo kung ano. Yun ang kagandahan nito. Pero ang kagandahan naman nito, mas less effort. Salpak mo lang, okay na. Hindi ka na magtutornilyo, ano. Tool free kung tawagin. Okay. Gandito na lang. Kasi kung haantay natin matapos to, medyo matagal. Katulad nga sabi sa inyo, pag 500 gig ang kukopyahin mo, tumatagal ng 2 hours. Pag 1 tera, 4 hours ang tinatagal nitong pagkuklong nito. Hindi katulad nito, 1 tera itong kinukopya ko, 1 tera to 1 tera eh. Ang, ano niya, ang elapsed time niya, ano, 12 minutes. Taka 12 minutes may higit na siya. Ang remaining time niya,
12 minutes na lang, tapos siya. Ibig sabihin, 12 minutes, tapos mag-clone to ng 1 tera. Mas mabilis. Ang bilis na ito, itong SD clone. Yun nga lang, kailangan mo may computer ka. Naka, ano, naka, taka, ikakabit mo pa yung magko-connection ka pa ng SATA cable, SATA power. Hindi katulad nito. Iuupo mo lang siya. Ito, ang ganda, ang bilis, eh, diba? Pero pagka may error yan, wala, supply. Tumatagal din ang kopya, lalo pagka may mga bad sector na yung hard disk na ginamit mong pangkopya. Pero ito, okay na okay yan. Ito, ang bilis, 11 minutes, mahigit na lang. Ano yan? Tapos yan. Pero hindi na natin tatapusin. Magsa-shutdown ko sa yan. Bali, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung mga paraan ng pagkoklone. Yung ginagamit kong apps, tsaka yung tools, yan nga, yung gadget. Sana, may natutunan kayo sa topic natin. Kung hindi nyo naman nagustuhan yung topic natin, pwede kayo mag-thumbs down. Pero kapag nagustuhan nyo yung topic natin ngayon, eh, magkalimutan mag-subscribe, mag-like, share sa mga friends, at mag-comment. Okay, ganito lang. This is Jamie, signing out.